Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang ninalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Ngayon ay Sabado, sama-sama tayong mamintuho sa ina ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kaganingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhating walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Pagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos.
Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong San Sinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapa totoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag idinala na nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano nyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. O pakibati ang katabi, mahal ka ng Diyos. Ayan. Batin yung katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Ayan. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, tayo ay nakasimbangin sa Quiapo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Taas ang kamay na mahal nila ang kanilang mga nanay at tatay. Taas ang kamay. Yeah, maraming salamat ho. Sapagkat, ba't ko natanong yun? Sapagkat nung tayo yung mga bata pa, no? Ang ating mga magulang, ang unang nagturo sa atin tungkol sa buhay. Hindi lang tungkol sa buhay, tinuturuan din nila tayo paano mamuhay bilang isang tao. Amen?
Di ba, ang mga magulang natin, tinuturuan tayong maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay, maglaba, magwalis, no? At tinuturuan din nila tayo, no? Kung paano mag-solve ng mga problem. Bakit? Ginagawa ito ika ng ating mga magulang. Bakit? Sapagkat pinapaalaala sa atin ng ating mga magulang, dadating ang panahon, kailangan mong tumayo sa iyong sariling mga paa, no? Sapagkat dadating ang panahon ng ating mga magulang ay tatanda at tayo naman ay inaanyayahan na maging ano, tayo ay maging makatayo sa ating mga sariling mga paa. Amen? Aw, sino ho dito ang mahal ang kanilang mga teacher noon? Taas ang kamay. Hindi nyo mahal ang teacher nyo? Taas ang kamay ng mga mahal ang teacher nyo. Aw, kakaunti. Bakit? Ay, nabato po ako ng chok. Okay, nabato ng eraser. Now, abay, sa totoo lang naman, ano, ay talagang ganyan ang mga guro. Pero yung mga naging teacher natin, no, yung kanilang mga tinuturo noon, pawang medyo malabo pa. So, balit ngayon, sa ating buhay ngayon, lahat ng itinuro nila, nagagamit na natin ngayon. Amen? Yung kanilang mga ina-assignment, pina-project, nagagamit na natin ngayon. Nagiging gabay na ng buhay ko at ng buhay natin. Amen? Bakit ko ito nasabi sa inyo? Sapagkat napakaganda ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig sa ating mabuting balita. Nagbigay siya ng paalaala. Tandaan ninyo, pag-uusigin kayo ha, uusigin kayo dahil sa akin. Dadating ang panahon, kayo ay lalaitin dahil sa akin. Dadating ang panahon, haharap kayo sa mga may kapangyarihan, no? Dahil sa akin. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mag-aalala. Bakit? Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo. Pinapaalalahanan tayo ng ating mabuting balita ngayong Sabadong ito. Hayaan ang Espiritu Santo ang magturo sa akin. Sabay-sabay nga tayo. Hayaan ang Espiritu Santo ang magturo sa atin. Binibigyan tayo ng magandang halimbawa ng unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Bakit? Hinalimbawa niya si Abraham. Si Abraham, napakalaki ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero yung pananampalatayang iyon ni Abraham, merong kasama, may kapatid. At sino ang kapatid ng pananampalataya? Pakikinig. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan yung katabi mo. Pakitingnan yung katabi niya. Sabihin mo, kaibigan, nakikinig ka pa ba kay Father? Yan, no? Bakit? Sapagkat tingnan ninyo, sa buhay ni Abraham, siya'y nakinig sa Diyos. Kahit ito'y mabigat sa kanya, ginawa niya, di ba naalaala niyo yung kanyang anak na si Isaac? Anong sabi ng Panginoon? Abraham, ialay mo ang iyong anak sa akin. Kung napakahirap kaya noon, binumuka isa-isa niyang anak, ibibigay mo sa Diyos, papatayin yun, no? Pero kahit mabigat sa loob ni Abraham, sinunod niya. Bakit? Sapagkat yun ang tinig ng Diyos, yun ang utos ng Diyos. At sa kanyang pagsunod, no, ipinakita dito ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nung akmang papatayin na ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, anong sabi ng Diyos? Huwag mong hahawakan ang bata. Ipinakita mo sa akin ang iyong katapatan. Ipinakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Kaya mula ngayon, ikaw ay tatawaging ama ng maraming bansa. At yan ang pinapalalim ni Jesus sa ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat sa ating modernong panahon ngayon, ang daming karunungan, payo, suwestiyon, etc., etc., ang pinanggagalingan ng mundo. Yung mga cellphone po natin, yung mga Facebook natin, yung mga dyaryo, yung mga radyo,
at ang mga tsismosa nating kapitbahay, ang daming pinanggagalingan ng mga balibalita, no? At dahil sa dami, kung saan-saan tayo naniniwala, no? Ay sinabi na ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Ang Panginoong Jesus ay nagpapaalala. Ano yun, Father? Makinig tayo sa Espiritu Santo. Bakit? Ituturo niya lahat sa atin. Ituturo niya ang mabuti at ituturo niya ang masama. Ituturo niya kung ito'y tama at ituturo niya kung ito'y mali. Ituturo ng Espiritu Santo kung ito ay karapat-dapat o hindi karapat-dapat. Kaya tayo pinapaalalahanan sa buhay ko bilang isang anak ng Diyos, bilang isang kapatid ni Jesus, bilang deboto ng Jesus Nazareno, makinig tayo sa Espiritu Santo. Ano ba ganang mapagising natin sa umaga? Ito ang ating sal. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa akin. Espiritu Santo, gabayan mo ko sa araw na ito. At yan ang ating matututunan sa ating mahal na Birhen. Bakit? Hindi nyo ba ganapansin, kakaunti ang mga nababanggit, no, ng mahal na ina sa banal na kasulatan. Pinakamahaba na yung Magnificat. Pero yung mga sumunod, kakaunti na, no? Bakit? Kasi ang mahal na ina ay laging nakikinig sa Diyos. Lagi siyang nakikinig sa Espiritu Santo. Masdan po ninyo sa ating altar ang imahen ng ina na laging saklolo. Anong mapapansin nyo sa imahen ng ina na laging saklolo? Mapapansin nyo ang bibig ng mahal na ina maliit. Mapapansin nyo maliit. Bakit? Kasi ang mahal na ina, hindi siya yung masalita. Kaya maliit ang kanyang bibig. Dahil ipinapakita sa imahe ng ina na laging saklolo ng mahal na birhen, less talk but big ears. Nakinig siya sa Espiritu Santo. Nakinig siya sa magandang plano ng Diyos. At yan ang hinahamon sa atin bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Na ang totoong deboto ng Poong Jesus Nazareno, marunong makinig sa Espiritu Santo. Na kahit maraming pagsubok, unos, sakuna, etc., etc., ang dumating sa buhay ko at buhay natin, hahayaan ko ang sarili kong makinig sa Espiritu Santo. At iyan ang kailangan ng mundo para magkaroon ng tunay na kapayapaan. Bakit ba nag-aaway-away at nagdidigmaan ng iba't ibang bansa? Kasi ganituhan ang ganituhan. Subukan kaya natin gamitin ang ating mga tenga at makinig sa Diyos. Baka sakali, magkaroon ng tunay na kapayapaan. Bilang panghuli, hawakan nga ninyo yung mga tenga. Hawakan nyo. Yan. Ilang bang tenga nyo? Dalawa. Diba? Pakibaba po, maraming salamat. No? Huwag nyo puputulin ha. Pag yung dalawang pingas ng tenga ho ninyo, pinagdikit ninyo, anong makikita natin? Hugis? Hugis puso. Ang sinumang nakikinig sa Espiritu Santo, ang sinumang nakikinig sa tinig ng Diyos, ay may pusong marunong sumunod at marunong magmahal. Kaya makinig na tayo sa Espiritu Santo upang nang sa ganon, ang puso natin ay mapuspos ng kanyang biyaya, pagpapala at higit sa lahat ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito.
Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan, naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, ganuman kabigat ang ating mga pasaning suliranin. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas at magpatuloy pasanin ang aming mga kahirapan. Kaisa ng mga panalangin ng mahal na Birhing, ina ng Poong Jesus Nazareno, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siyang iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papura ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tawag naman. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa buhay na walang... Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. My hope and my strength, you guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. Life to save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakbilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalubong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugon at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw'y kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Na bago igawad ang pagbabasbas ay tayaawit sa mahal na Birhen. Inang sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos awa namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang kinubuhay ipinagdarasa ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. Mahal na Ina ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. Mahal na Ina ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka namin.